Ayan guys, nandito na tayo sa area ng taniman ng pakwan. Ayan kung saan nga nakikita nyo yung magagandang gapang ng pakwan, no? Ayan, ito guys yung mga nagme-maintenance dito, no? Ayan, ito yung mga batikan na magtatanim ng pakwan. Ayan, kung nakikita nyo guys, napakalawak nito. Ayan. Maya-maya ay tatanungin natin yung nagtatanim nito para ma-share ko rin sa inyo yung tamang pagtatanim ng pakwan. Para yung mga gustong magtanim o matuto o nagsisimula pa lang magtanim o yung may marunong nang magtanim, mas maganda pa rin kasi yung nakakakuha tayo ng mga idea at mga diskarte sa pagtatanim para lalong mag-improve ang ating pagtatanim, hindi tayo nalulugi. Dahil ang pagtatanim ay ito ay tiyagaan o sipagan lang para gumanda ang ating kita. Ayan, tatanungin natin si Bus. Ayan guys, ito guys kasama natin si Paring Ison. Ito guys yung nagtatanim dito ng pakwan, ano, siyang may-ari dito. Kung natatanda nyo yung pag-harvest, sa kanya din yun, talagang napakalaki ng mga bunga na kanyang naani doon. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, jackpot. Kasi natimingan yung pagtatanim, ano. Ayan, di bali, tatanungin natin si Paring Isong kung paano nyo na to, dahil ito, paano nyo ito na palaki ng ganito at napakaganda ng kanyang mga tanim. Ito ay, ilang buwan lang ito, mula nung itanim? Ano na to, isang buwan pa lang sa 29 mula tanim ng March. Ah, ayan guys, ano, di bali, isang buwan pa lang daw to mula nang itinanim. Wala pa. Wala pang mag-iisang buwan sa 29. Ah, sa 29 mag-iisang buwan pa lang. Pero kung makikita nyo nga to sa personal, may mga bulaklak na siya at may mga bunga na rin. May bunga na. Ayan, ganyan guys niya, may bulaklak at may bunga ng maliit, ano. Ito, may bunga na, ganyan to. Ayan. Ayan guys, may bunga na siyang dumalit. Pero wala pang 1 month to na itinanim niya, ano. Malampit siya na ba ngayon? 26? O, 3 days pa bago mag-isang buwan. Ayan, 3 days na lang bago mag-isang buwan. Pero yung gapang ng kanyang pakwan ay napakaganda. Ayan. Ayan, tatanungin natin si Paring Ison, ano, kung ano ba yung proseso mula nang itinanim to. Ano bang, ang pakwan ba ay kahit saan lupa yun, pwedeng itanim? Oo, pwede. Basta wag lang yung kanlong, yung hindi na walang madaming kahoy. Lantad siya, walang bunon yung. Talaga pinaka-importante ano sa tanim. Yeah. Kahit anong tanim naman guys, ano, dapat talagang naarawan siya. Hindi yung tatanim tayo sa kanlong. At masasaya lang ating pagod niyan. Saka unang-una, kung magpapatanim kayo, dapat yung tao marunong na makuha. Ayun. Saka unang-una, dapat wag natin pabayaan yung mga tauhan natin para di rin pabayaan yung ating tanim. Okay, yung sunod sa ibig sabihin, pag nakita nung financier o yung amo mo magaling magdala, makikita mo rin yung tanim, yung halaman, talagang maganda rin. Ayun, okay. Resulta. Yan ang number one na sikreto sa pagtatanim. Guys, guys, talaga ang pagtatanim pala ay huwag mong pababayaan yung mga tao mo para yung tanim mo rin, hindi rin pabayaan. Yeah, number one. Lalo na sa mga materialis na gagamitin natin dito sa pagtatanim ng pakwan. Yeah. Para gaya nga nito, kung makikita nyo talagang halaga ko sa lahat ng pwedeng ilagay dito, yung gaya ng fertilizer o ito pang pang-spray, ano? Ayan, kailangan din natin yan. Doon, pag may nakita kang mga kahit mga ano ng uot, parang lumilipad, kailangan insecticide. Ayan, spray agad tayo ng insecticide. Ayan, tatanungin natin si Paring Ison, ano? Mula ng itanim, mula ng ano ito, paano yung paghahanda nito yung sa unang bago ilagay ang pakwan? Anong inilalagay dito sa pinakapuno? Pinakapuno natin yan yung ano, ipot ng manok. Yan ang number one. Ayun. Yung guys, ano, bago pala ito, siyempre, yung pagkabutas, pagkalungaw. Lungaw. Lungaw ang tawag dito kasi sa atin, sa Bicol. Pagkalungaw, lagay ka na ng ipot. Yung bubutasan. Yan, pagkabutas, lalagyan mo ng ipot na. Chicken manure, kung tinatawag. Ayun, pagkabutas daw guys, ano, lalagyan ng chicken manure sa ilalim. Yan. Tapos, yun lalagyan pa yan ng complete.
Ayun, hinahalo pala yung complete sa ilalim ng chicken manure. Ayan. Tapos, so no, tatakluban mo na ulit ng lupa. Ayun, tatakpan yung chicken manure. Didistansya mo ng mga 4 inches o 5 inches ang layo. Sunod, lagay ka ulit ng 14-14. Huwag yung magtatanim ka na, sasabay mo na ulit yun, tinatawag dito paupo. Ah, ayun guys, ano? Yung paghanda pala ng tataniman nun, lalagyan mo na pala ng halimbawa ditong butas, chicken manure, saka tapos haluan mo ng triple 14. Tapos pag ilalagay na yung buto, kaya tabunan-tabo ng lupa. Pagka, tatabunan yung chicken manure. Oo, tapos lalagyan na siya nung paglalagyan naman ng buto. Sa gilid. Yan, sa gilid. Tapos sa kabilang gilid, dito, ano naman, 14-14. Ah, yun. Bago pala guys, itanim yung halimbawa buto dito, ganito yung chicken manure, tatabihan mo rin dito ng another 14-14. 14-14 uli. Ay, makikita ta ulit yan sa sunod na... Ayan. Papakita ko sa inyo guys yung ano, yung... Kasi itong... May sunod pa to, may sunod na... Pinakita ko sa inyo yung... Wala pa nga isang buwan to. Kasi ito muna yung pinakita ko sa inyo para makita nyo yung ganda ng pakwan, ano. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung mula simula sa pagtatanim, ano. Kaya... Abangan nyo lang. Ayan. Yung pag-a-apply ng... abono. Kasi ang pagtatanim talaga ng pakwan guys ay sabi nga parang ito ay hindi basta-basta, may mga timing din, ano. Yun nga, doon na nga tayo sa paglalagay ng buto sa gilid ng chicken manure, ano. Mga ilang weeks bago mag-apply uli ng abono, no? Ay basta yan ay ano, pag alimbawa di siyempre magdidilig muna tayo pag katanim, didiligan natin. Pagkatapos ng dilig, pag tumubo na, medyo may nakita na tayong lumalabas na dahon, pwede nang lagyan ng ano yun. Abono. Urea naman, lalagay sa doon. Unang lagay, urea. Mga ilang dahon bago lagyan natin? Isang dahon, pwede na. Ayun. Pwede na maglagay. Mga 4 days yata, lumalabas na yan. Ano, 5 days. 5 days. O, ayan, ano mga, guys? Ano, siguro mga 8 weeks. Ay, 8 days, pwede 8 na. 8 days, lagay ng abono. Pwede. Ayun, guys, ano, kapag yan pala ay tumubo na o may... dahon na siya, mga 8 days nga o 7 days. Pwede na. Pwede na ulit tayo maglagay ng fertilizer na sa urea. Urea sa tubig na yun, sa tubig. Ayun, hinahalo. Tunawin natin sa timba. Ilang ratio ang nilalagay niyan sa isang timba? Eh, kunti lang. Mga 1/4 sa sardinas lang. Yung mga putol ka ng sa sardinas. Ah, yung sa sardinas. Guys, ano kung makikita nyo yun? Kasi wala tayong dimo. Mga 1 inches. 1 inches mga lang. Mga 1 inches lang. Mga ganito lang, guys. Yeah, kung nakikita sa isang timba yun. Sa isang timba, 16 liters yun? Oo, 16 liters. Tapos, ang pagdilig nun, sa puno mismo. Sa puno, sa puno. Ah, pwede pala guys yung erekta sa puno, ano? Ng pakwan. Sa tubig kasi, naman kasi nakahalo. Tutunawin yun sa isang timbang tubig, saka mo, sa isang lata, isang diligan. Ayun. Ayun pala, ano guys, ang pag... apply ng abono niyan. Hangga't lumalaki siya, tumataas din yung ano ng lagay ng abono. Ayun. Sa sunod ng paglagay noon, mga ilang weeks uli. Ay basta sa isang linggo, dalawang beses ka maglalagay. Ayun. Urea. Urea. Ayun, sa isang linggo pala guys ay mga dalawang beses tayo maglalagay ng urea. Tapos pag ganito yung ganito na malago na, nagamit na kami ng ano nito, Yara. Pangundisyon ng dahon. Ayun. Yara Unique 16. Ay sunod na nalalagay namin yung Yara Nitrobol. Kasi may bunga na kasi siya, namumulaklak na, kailangan lang niya ng ano, yung kapasyon ng katawan. Pag gumagapang na pala, mag-a-apply ka ng Yara. Oo, Yara Nitrobol. Kasi malago na yung dahon. Para niya. Sa ano 'yon? Sa dahon. O pangundisyon naman ng dahon para kumapal yan, o kulay blue, magumanda yung dahon niya, green na green. Ah, ganun guys, ano. Kapag ganyan pala guys na gumagapang, na mga ilang weeks yung bago applyan natin ng Nitrobol na Yarang. Kaya nagta 30 days, pwede na yan lagyan. Ang Yarang na yun, yung brand niya. Oo, Yara. Ayun, yung brand, Nitrobol, yung Nitrobol. Pwede yung... na lagyan. Ayun. Kasi mag-iisang buwan, pag isang buwan ito, lalagyan na namin ito. Ng Nitrobol. Ay, okay. Pag-condition na yun, palaki ng bagin para yung pagdala niya ng bunga, malalaki. Ayun, yung pala guys na Yara o Nitroborn na fertilizer, yung pang-condition pala yun sa baging saka sa dahon, para hindi sakitin yung ano, hindi sakitin pala yung pakwan, ano. Ayun, may mga
fertilizer pa lang ganun ano, na hindi natin alam na yung pala ang nila, dapat ilagay natin diyan. Kasi kung basta-basta lang pala tayo maglalagay na kahit anong mga fertilizer diyan, baka maapektuhan pala yung tanim natin ano. Oo, so, yun talagang maganda dito sa Papua na basta makakita ka na yun, namumulaklak na, namumuka na, nitrobor na ang ginagamit. Ayan, kapag namumulaklak daw, ganito gumagapang na siya, apply mo lang nitrobor na fertilizer. Dalawang lagay lang naman yun, okay na. Sa pulyar pala, nagamit ka na rito? Pulyar, ginagamit lang naman namin dito. Gaganito na ano, yield master lang. Depende sa may gusto na ano, madami namang pulyar na pwedeng gamitin. Nag-apply ka na rito ng pulyar? Yield master na gamit na. Okay. Mga ilang weeks yan o bago natin apply yan kapag ganyan nagagapang na? Depende rin sa ano, sa klase ng pakwan. Pag medyo may nahina yung ano, pag-spray mo una pa lang, lagyan mo na. Mga 4 or 5 dahon, pwede na lagyan. Pero pag maganda naman kahit muna na yan. Pala, bago pala tayo mag-apply ng foliar fertilizer, gawin na 4 or 5 dahon, pwede na ayon. Para saan yon? Para sa ano din ang dahon, para gumanda yung dahon. Ganda, at saka pangpatibay ng... Saka direkta din yun ang abono. Depende sa lupa din kaya yung... Pag may nahin lupa mo, kailangan mo talagang mag-pulyar. Ang pag-a-apply ng... naman yung lupa, ay, ito wala nun. Ay, ayun. Yung guys, ang purpose pala ng pulyar, ano, talagang pangpaganda rin ng kanyang katawan at dahon. Direkta kaya yun. Direkta kasi yung fertilizer niya sa dahon. Kaya talagang napakaganda yung... Pero ito ano pa lang, 2 bihis pa lang dito na lagyan pulyar. Ayan guys, ano ito ay ayan nga yung pinakita ko sa inyo, sabi nga ni Paring Eason ay yun nga yung pag may maintenance nito ano. Siyempre kailangan alaga talaga, wag natin pababayaan lalo na sa dilig. Oo, sa dilig. Ayan, sa dilig. Ayan. Sa susunod, Paring Eason, ano pang ma-share mo sa ating mga may gusto ano, magtanim? Pagpapalaki naman ang bunga. Ayan, yan ang pinakamaganda guys. Ano, ito guys ay pinapakita ko sa inyo guys ano, step by step kung paano yung tamang pagtanim ng pakwan o process. Kaya abangan nyo guys yung pagpalaki ng bunga. Yan, ano, yung, sa part 2. Yan yung tao kung masipag. Ayan, yan yung pare. Pinakamasipag. Kaway-kaway dyan. Ayan. Ilang hektarya nga pala itong tanim mong to? Nasa ano lang ito, maliit lang, 2. Ayan, itong tanim niya pala ay nasa 2 hektarya. Mga ilang piraso to? Nasa ano lang ito, mga 11,000 siguro ang puno yan. Ayan, mga estimate daw kasi guys nito mga 11,000. Napakarami. Kung lahat malalaki, ang bunga nito ay jackpot na naman. Sana matapat sa magandang presyo. Sana yung matapat nga sa magandang presyo. Ano? Ayan. Yung malaki yung sunod. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ano? Hanggang dito lang ay Pamalas TV. Ayan, pakisubscribe yung like and share na lang guys at pakipindot ang notification bell para update kayo sa ating pang mga video yung gagawin. Ano? Dahil ang susunod nito ay yung pagpapalaki nga ng bunga. Yung guys, yung abangan nyo ano? Para malaman nyo kung paano nga yung tamang proseso sa pagpalaki ng bunga. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Bye-bye!